mag-recycle lamang kasi kung ano yung ginanais mo, ipagkakaloob mo ng Diyos. Amen? Sabi po sa ating binasa, napakaganda po. Amen? At tayo yung asin. Tayo yung ilaw sa salibutan ito. Kapag yung asin po na wala na po ng lasa, wala na po ng halaga. Aakapakakan na lamang po yan. Gawin din po tayo, pag wala ka ng halaga sa mundo nito, itatapon ka na lamang. Ganun po ba yung gusto natin mangyari sa buhay natin? Ayaw po natin. Gusto natin magkaroon ng halaga yung buhay natin. Huwag natin sayangin yung buhay natin sa mundong ito kasi hindi ito yung eternal na buhay natin. Eternal hope natin ay nasa langit. Bago wala po lahat kung makamtan po na anumang karamihan sa mundong ito kasi dito maiiwanan po natin lahat. Iiwanan po yung pinaghirapan mo ng ilang taon dito sa Hong Kong na magkaroon ka ng magandang bahay, makabili ka ng magandang sasakyan kasi hindi mo madadala po yan sa langit kapatid. Ang pagsikapan natin ay kung paano tayo makakapunta sa ating Ama. Na doon po natin siya makakapili ng walang hanggan. Kasi walang halaga yung buhay mo kung wala kang Diyos na sinasabi ka. Wala kang Kristo sa buhay mo. Useless ang buhay mo. Amen. Dati po yung buhay natin sa ating lumang buhay, napakagulo po. Amen? Napaka, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Kasi kapag may problema ka, ang tatakbuhan mo yung 5-6. Ang tatakbuhan mo yung kapitbahay mo. Ang tatakbuhan mo, hindi ka lumalapit sa Diyos. Kasi huling-huli ka na kapag lumapit ka sa Panginoon. Kapag hindi mo na kaya, kapag wala nang tumulong sa'yo, saka ka pa lamang lalapit sa Panginoon. Pero kapag ikaw ay totoong binago na ng Panginoon kahit may problema ka, ang unang ginalapitan po natin ay ang Panginoong Jesus. Amen. Kaya napakapalad po natin na meron po tayong isang Diyos na tumawag po sa atin, na pumili sa atin, at may nagbago ng ating mga buhay. Amen? Yan po, ang mensahe po natin po sa araw na ito ay the power of influence. Ano yung influence ng gospel sa buhay mo? Napakalaki ng impact ang influence ng salita ng Diyos sa ating buhay. Marami po dyan kasi na kahit nakapatingin na po sila ng salita ng Diyos, pinabaliwala po nila. Kasi hindi pa po yun ang time na tinawag sila ng Panginoon. Kahit nakapakinig na po sila, binabaliwala po nila yung napakinggan po nila. Pero kapag ikaw, kapatid, nakapakinig ka na ng salita ng Diyos, huwag mo nang sayangin yung oras mo. Kasi sayo yung pagkakataon na ibibigay mo na maglingkod ka sa Diyos. Kasi marami po ako naliginig na sabi, bakit ko lang ngayon nakilala ang Diyos? Bakit mo hindi ko siya nakilala nung bata pa ako? Amen? Kaya marami pong nangihinayang na hindi nila ibinigay yung oras nila na maglingkod sa Diyos. Pero napakapalad mo kapatid na hanggang na ngayong maaga pa, amen, nakilala mo na ang Panginoon. And we are blessed kasi alam natin yung pupuntahan natin na kapag mayroon kang Diyos sa buhay mo, amen, pinagsisikapan natin na maayos yung buhay natin, alam natin yung pupuntahan natin ay sa langit, sa heaven, amen? Kaya ang influence ay napakalaki ng impact niya. Dapat makapag-influensya tayo. Hindi namang ikaw yung mag-influensyahan, kundi dapat ikaw yung magbigay ng liwanag sa kapaligiran mo. Ikaw yung magbigay ng influence sa kapaligiran mo na, oh, ganito pala yung ginagawa ni kapatid, ganito pala yung ginagawa ni sis, kailangan po siyang tularan. Hindi dapat ikaw na exact, nakakilala ka na sa Panginoon, ikaw po yung gagaya, ikaw po yung susunod sa takbo ng mundo. Amen? Isang malakas nga po na malakas para sa Panginoon. Kasi, marami po nakakilala sa Panginoon na kapag dumating na yung problema, nakakalingkod po sila. Nawawalan sila yung pananampalataya po nila na hindi masyadong strong yung pananampalataya nila, madali po sila bumigay. Nabinigyan lang sila ng pagsubok, aayaw na po sila. Sabi mo, Lord, kapag nakakilala ako si naglingkod, hindi mo ako bibigyan ng pagsubok. Sabi ng Panginoon, na kapag naglilingkod ka sa Diyos, nakakilala ka sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng mga pagsubok para mas lalong tumatag yung pananampalataya natin. Kasi kung wala kang pagsubok sa buhay mo, amen, paano ka po tatatag? Kapag hindi ka dumanas ng pagsubok sa buhay,